Alam kong mahirap talagang masaktan, pero napakasarap sa pakiramdam ang makalaya ka sa pili ng taong hindi ka binigyang halaga. Isipin mo, magkakaroon ka na ng oras para sa sarili mo. Gawin mo lahat ng mga bagay na matagal mo nang gustong gawin nang hindi siya inaalala. Maniwala ka sa akin, wala nang masasaya pa sa unang umiti pagkatapos ng matagal na pagluha. Wala nang masasarap pa sa pakiramdam ng una mong paglisin sa umaga nang hindi mo siya naiisip. Napakagaan sa pakiramdam. Hindi maipapaliwanag ng anumang salita ang ligaya na mawala ang taong dahilan kung bakit minsan kang naging miserable. Akala mo kasi, porket naiwan ka, ay hindi mo na kayang makabangon ng mag-isa. Pero yan ang magtutulak sa'yo para matutunan mong pagtatiwalaan ang sarili mo. Malalaman mong mali ang dumipinti ka sa taong nagsabi lang ng mahal ka niya. Sa susunod, ay matututunan mo lang makiramdam kung tunay ba ang pagmamahal. Hindi sa salita lang, hindi ka uto-uto. Ang mahalagang hakbang ay ang bigyan mo ng sapat na oras ang sarili mo hanggang tuluyang mabura ang mga alaala ng mapait na kahapon. Yung tipong burado na kahit anino niya sa mga paborito niyong pasyalan. Yung tipong kaya mo nang lunukin yung paborito niyong pagkain. Pero huwag ka lang magbabaka sakaling magmahal ka agad para lang makalimot at pumasok sa isang relasyon sa loob ng maikling panahon. Dahil hindi ka man masaktan ulit, baka ikaw naman ang makasakit. Mas mabigat sa pakiramdam ang makitang may masasaktan ka kung alam mo lang. Kaya dapat, kung magmamahal ka ulit, siguraduhin mong handa ka na talaga. Yung kahit magkita kayo ng taong dati mong minahal, ay kaya mo na siyang itian ng matamis nang walang halong pait. Kapag pakiramdam mo ang gulo na, yung literal na hindi ka na makahinga, yung gusto mo na lang mawala na parang bula, yung tipong gusto mong umiyak pero wala ka nang mailabay. Bago yan, hinga ka muna. Breathe in, breathe out. Sa pagkakataong to, sarili mo naman ang isipin mo at di yung ibang tao. Kasi alam mo, kapag hinayaan mo yung sarili mo sa ganyan, unti-unti kang kakainin ng sistema. Unti-unti kang mauubos ng hindi mo alam. Hanggang sa wala na, finish na, hindi mo na alam kung paano ka pababangon. Hindi naman kasi laging masaya eh. Kasi kapag ganun, hindi na balanse yun. At saka isipin mo, dapat i-appreciate mo yung kalungkutan. Kasi kung hindi dahil sa lungkot na nararamdaman mo, wala yung mga tao o bagay na handang magpasaya at magpangiti sa'yo. Hindi mo ma-appreciate yung saya kung hindi mo naranasan maging malungkot. Tandaan mo lagi na hindi lang ikaw ang nahihirapan. Marami tayo. Hindi ka nag-iisa. Kaya laban lang. Ilaban natin yan. Smile!